Hey, I'm Mei from WeTheTZN.com and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to do a Watson's haul at gusto niyo makita ko ano mga pinamili ko, just keep on watching. Ito yung mga items na binili namin sa Watson's MOA and plastic bag yung ginamit nila. Tapos tinanong namin kung wala ba silang paper bag kapag sabi nila plastic to talagang gamit nila. Pero I think may mga Watson's brush na naka-paper bag. And hindi ko lang sure kung anong mga brush. Pero ayun, so nandito lahat siya. Pero ito yung mga items na hindi ko pa nagagamit. Kasi meron akong mga items na nagamit ko na. Kasi tagal ko na na-view ito. Siguro a week ago or less than a week ago. Tapos ngayon lang ako nagkaroon ng chance na mag-film. So, start tayo dun sa mga items na nagamit ko na. So, first is itong Quick Effects na primer. Para siyang katulad ni Maybelline for eraser. Silicone yung consistency niya. And although konti lang yung amount niya, I think enough na to para sa akin kasi hindi naman ako madalas talagang mag-primer. And pag nagpo-primer naman ako, sa tidong lang talaga. So, this is okay na for me. Next is itong Maybelline na Passion Brow. I think this is in the shade Dark Brown. So, meron na siyang pencil and meron siyang spoolie sa kabila. Kaya ko itong binili kasi nga 2-in-1 na siya. Right now kasi ang ginagamit ko is a pencil from Nichido. Tapos meron pa akong separate na spoolie. So para hindi maraming item sa loob ng pouch, binili ko to. And also kasi yung Nichido ko, si Gerald ang bumili sa akin nun. Sobrang tagal sa akin nun. Tapos color black siya. So medyo strong yung color niya sa kilay. And unless na kontian ko lang talaga, mahirap siyang blend dahil sa color niya, dahil sobrang dark ng color niya. So, ito, okay na siya sa akin for the dark brown. And yun yung gamit ko ngayon sa kilay ko. Hindi lang talaga ako magaling magkilay. So, kaya-review na yan. Pero, okay siya sa akin. Madali siyang gamitin. So, next is itong treatment wax. It is a Watson's product. I mean, talagang Watson's ang brand nito. Meron siyang kasama. Itong isa, buy one take one kasi siya, so tinake advantage ko. Yung isa is anti-frizz treatment wax, argan oil for frizzy or dry hair, and yung isa is revitalizing treatment wax, milk protein for brittle or damaged hair. Hindi ko talaga alam kung anong variant yung best para sa buhok ko, pero ito na lang yung pinili ko. Natingin kong magagamit ko, and tingin kong okay sa buhok ko. So far, itong anti-frizz, mabango naman siya, and na maintain niya naman yung pagka straight ng buhok ko. So ito yung laman niya. Medyo familiar yung amoy niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya familiar. Hindi ko sure kung nagamit ko na ba to dati pero iba lang yung tawag, or may kaamoy siyang conditioner or shampoo. Hindi ko maalala talaga kung ano yung amoy niya, pero familiar yung amoy niya sa akin. Tapos ito, hindi ko pa siya nagagamit. Ang plastic pa nga siya. So, bala ko, unahin ko muna tong ubusin bago to. So, and, ayun, ang reason lang naman kasi, kaya ako bumili ng treatment wax, eh, para hindi na ako magpunta sa salon para magpa-treatment. Kasi diba sa salon, mas mahal. Tapos isang, ano lang, isang session lang. At least ito, pwede ko siyang gawin sa bahay. Tapos, mas magagamit ko siya ng matagal. And then, kasi yung buhok ko nag-dry siya nung nagpunta ko sa Bohol. Sobrang init kasi, alam niyo naman, summer na. So, nag-dry yung buhok ko. Kaya sabi ko, nung pagbalik ko dito, bibili talaga ako dito. Next is itong hair spa. Hindi pa ako nakontenta sa treatment wax. Bumili pa ako ng hair spa. Pero maliit na lang binili ko. Available dito sa mga malalaking size, katulad ng treatment wax. And buy one, take one. Pero mas pinili ko yung isang maliit na naka-promo din. Kasi sabi ko, meron akong treatment wax. Parang meron pa akong hair spa. So, hindi ko naman siya magagamit dahil matagpang matagalan na yung dalawang yun. So, sabi ko, maliit na lang yung bibilin ko para lang matry siya. So, ayun lang so far yung mga nagamit ko pa lang na item. So, doon tayo sa mga hindi ko pa nagagamit. So, first is itong nose pore strips. Watson's brand din siya. In the charcoal variant. Meron tong ibang variant pero mas pinili ko yung charcoal kasi parang mas okay daw siya in removing blackheads, ganyan. And so far, gumagana naman siya sa akin. Meron ako na-try na ibang variant. Hindi siya Watson's, parang
ibang sachet siya, hindi siya naka-box, and hindi siya ganun ka nakakatanggal ng blackhead. So, bumalik pa rin talaga ako dito. Ito yung so far best sa akin. So, next is, ay, ito lang kaya itong isama. Pero, okay lang. Bukay naman ako, normal naman tayo. So, ito, nagamit ko na rin pala siya, yung color blue. And, yung mga maliliit yung binili ko kasi para at least travel friendly siya, madali siyang ipasok sa pouch. Pwede ko siyang dalhin na anytime, di ba? So, ayan. Next is itong safeguard na pack. Si Gerald na nakakita nito. And 53 pesos lang at ito. Pasa ganun, wala pa siyang 100. 50 something lang yung price nito. Tapos nagtaka kami kasi syempre, di ba, ang laki niya box. Tapos tinanong pa namin dun sa sales lady kung talaga bang ganun na yung price niya kasi baka mamaya ibang tag pala yung nakita namin. Pero totoo nga. So, meron siyang sa bolt, I think sa bolt talaga yung binili mo dito, tapos free lang yung, ayun, free lupa and body wash. So, meron siyang lupa sa loob, ay, ano pa, lupa sa loob, tsaka body wash. Eh, general talaga to, siya talaga yung nagpabili sa akin ito, kasi talagang super, super gamit na gamit sa kanya yung, super ginagamit niya talaga yung safeguard. Ay, masira yung box! So, ito siya, ito yung laman niya. May lupa, may body wash, and yung sabon. Meron pa pala akong isang item na nagamit na. So, ito yung Maybelline Powder Matte in the shade of Touch of Nude. Lagi ko itong inaabangan, tapos laging out of stock. So, nung nakita ko siya sa Watson's, binili ko na. Ayan. Pero hindi naman talaga ako madalas magpuntang Watson's. So, hindi ko talaga siya madalas matayoy nga. So, nakita ko siya, binili ko na. First time kong ginawa na hit my lipstick pa, bumili ako ng isa. Kasi yung perfect na ginagamit ko, nasa mo yun. Itong matte from Maybelline, tignan nyo, konting-konti na lang talaga yung laman niya, di ba? And usually, inuubos ko talaga to, as in sinasagad ko siya bago ako bumili ng bago. Pero sabi ko, sintalit naman ako and paubos na yung lipstick ko, pibili na ako para din ako babalik next time para bumili. And although yung isa ko pang lipstick na super stay matte, hindi ko kasi talaga gusto yung color niya, hindi siya wearable on an everyday basis. So okay na ako dito sa mga nudes lang na lipsticks. And so far, nagustuhan ko naman din yung color ng Touch of Nude. Ito yung ngayon gamit ko. Medyo pinkish lang siya compared dito sa nude. Pero nasanay lang siguro ako sa nude, kaya medyo napipinkan ako dun sa Touch of Nude. So next is itong Koji San, kung tama yung pronunciation ko. Koji San Whitening Soap. And wala namang masamang makuputi. At gusto ko lang naman talagang pumanta yung skin tone ko. Kasi diba, pag nabibitch ka or pag nabibilad ka sa araw, talagang magpapatong yung shades nung skin mo. And ang gusto ko lang naman talaga ma-prevent is yung magdagdag yung shade sa mga tingin naman ako ng mga ite. Tapos hindi na sobrang panta yung color ko, yung skin ko. And wala naman masama kung gusto mo magpaputi, wala rin naman masama kung gusto mo morena. So, kanya-kanyang preference lang yan, di ba? Kung gusto mo maputi, kung gusto mo morena, kanya-kanya yan. So, last is itong Maybelline Fit Me Poreless Foundation. Matte plus poreless foundation. Pang ilang repurchase ko na to, siguro pangatlo or pang-apat. And ang nagustuhan ko kasi dito, affordable siya compared to L'Oreal. L'Oreal kasi yung gamit ko before. Tapos, tingin ko mas flawless yung finish niya sa mukha ko kesa kay L'Oreal. Kasi kay L'Oreal, parang after a few hours, magpupatch-patch na siya or parang nagbubura na siya sa mukha ko, ganyan. Unlike dito, kahit gano'ng katagal, mukha pa rin ako naka-foundation. Siguro mag-retouch lang ako ng powder, tapos okay na siya ulit. Pero ang na-realize ko is, dapat pala darker shade yung kinuha ko. Kasi nagpunta kami recently sa pundakit, and nangitim talaga ako to. Tapos nung titry ko mag-foundation, ayan, halata ba sa makeup ko ngayon, na ang puti ng mukha ako. Kasi nangitim talaga ako doon nung nag-beach kami. So, pero sabi ko, okay na yan, mababalik din naman. And hindi naman ako nagpa-foundation recently. Dahil nga, iba yung feeling ko, maputi yung mukha ko. Pero sabi ko, okay na yan. And meron pa pala, although hindi naman namin to binili, shades siya, sunglasses, na free sa Watson's kapag naka 1,400 above ka na purchase. Tapos, kasama dun sa purchase mo yung participating product. Hindi ko sure kung ano yung mga participating products, pero sa case ko, ang participating product daw is yung Maybelline Brow. Ito. Kasi nung nandun sa counter, sabi, pumili, meron daw kami sunglasses. Pumili daw kami kung anong sunglasses. Kasi,
qualified daw yung purchases namin. Sabi ko, Miss, ano po yung ano, yung participating product na nagpa-qualify sa amin? Tapos sabi niya, ito daw, Maybelline. Bro. So that's it for my Watson's haul. Let me know kung alin daw sa mga products na binili ko yung meron din kayo. Or kung ano yung mga gusto nyong bilhin. At kung meron kayong marirecommend na mga products na pwede kong itry, let me know din. If you enjoyed watching this video, please give it a thumbs up and share this to your friends. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!